So i-try nyo muna na kayo yung mag-answer, no? So maganda dito is gamitin nyo yung table, no? So no, motels nakalagay, motels. So ito yung kailangan nyo ano tingnan, no? Motel, demand load for a motel. Okay, so may dalawa na tayong nagsagot ng 7,440, di ba? Okay, yung iba kaya siguro nagsosolve pa, no? So ang gagawin natin dito ngayon is first to get the tawag doon, yung mga yung the general lighting and convenience load, no? Okay, yung sa atin is a hotel, no? So if motel, ilang VA per square meter? Sino yung nakakaalam? Ilang VA per square meter kapag hotel? Yan, 16, no? So yung kabisado na, so wala nang problema, no? 16 voltmeter. So we have, our area is 350. So i-multiply lang natin yan ng 16. So makukuha na natin yung ating general lighting and convenience load.
Wala yun. Yan. Yan. Okay, so 350 times 16, no, para sa ating general lighting load. Okay, so 350 times 16 will be 5,600. Yan. 5,600. So VA. Tapos for our small appliance load, so meron tayong 6 a circuit times 1,500 volt ampere per circuit. Meron tayong 6 times 1,500. So that is 9,000. 9,000 volt ampere. Tapos sa atin ng mga ano, laundry, no? Laundry circuit, so anim din na circuit, tigwa 1,500. So we have 9,000 din volt ampere. So our total load will be equal to 18,000 plus 5,600. Yeah. That is 23,600. So we have 23,600 VA. Okay. Tapos, apply natin yung mga demand natin, di ba? So, we have our demands. Okay. So, ano ba yung demand for motels, no? So, balikan natin yung table. Table dito. And so, for motels, so the first 20,000 is 50%, while the remaining the 20, yung extra will be 40%. So we have demand load now. So kaya siya tinawag na demand load kasi in-apply na natin yung mga demand factor, yung 50 at 40%. So we have 0.5 times 20,000. That is the 50%. Plus yung matitira is only 40% or 0.4. So 3,600. Yan. Kapag ginamit natin yun ng calculator, no? So 0.5 times 20,000 plus 0.4 times 3,600. And that is equal to 11,440. And so 11,440 volt ampere ang ating demand load para sa 350 square meter na motel with 6 small appliance circuit at 6 laundry circuit. Okay? So, very good, no? Yung mga na nakakuha ng tamang sagot, no? So, ganun lang kadali pag-compute ng demand load for lighting circuit and general load, general convenience load, small appliance at laundry circuit. So ngayon, no, continue natin yung hindi natin natapos nung nakaraan, which is all about load calculations for clothes dryers, no. So kunyari meron tayong laundry circuit sa ating bahay, no, meron tayong labahan, tapos in our laundry place, no, meron tayong dryer, no, clothes dryer. So yung clothes dryer, so mayroon yung sariling calculation with its own volt meter, no, or volt ampere. So dito dahil muna natin tong pinakauna nga note. So the minimum volt ampere for clothes dryer shall be 500 volt ampere or the nameplate whichever is larger for each dryer served. Ito ayan din yung number 1. Ano ibig sabihin nito? For example, you have a clothes dryer. Tapos yung nameplate rating mo, nameplate mo is 3,500 VA.
Tapos, ito yung nameplate. So, when you calculate for the demand load, dapat, sinabi kasi dito na yung ano mo, yung gagamitin mo will not be below 500 VA. So, kahit yung nameplate niya is 3,500 VA, pero yung demand load for this dryer will be still equal to 500 VA, kahit 3.5 lang sa actual. How about naman, kunyari sa nameplate, no? Sa nameplate is 6,500 VA. So, ngayon, alin yung susundin mo, no? Ang susundin mo ngayon is yung 6,500 VA yung susundin mo. Kasi, yan yung mas malaki compared sa 500 VA. Yan. Okay? Yan yung ibig sabihin. Tapos, we must use this table. No? Use table 2.2.3.15 and apply the proper demand factor. Ito yung table, no? Tapos may kopya din kasi dito, no? Nung binigay ko na PEC table. Yan. 5,000 pala, hindi 500. 5,000 VA. Okay. So demand factor for household clothes dryers. So, ibig sabihin nito, if your building meron siyang 1 to 4 na clothes dryers, so apat, no, hanggang apat. So yung demand factor mo diyan for the total is 100%. So kunyari apat na 5,000. So that is 20,000. So yung demand factor mo is 100%. So yung buong load niya yung gagamitin mo in the load calculation. So kapag 5 naman, so maabot na ng 5 yung number niya, so 85%. Kapag 6, 75, 7, 65, 8, 60, 9, 55, 10, 50, 11, 47, tapos 12 hanggang 23, so that is 47, minus mo siya kung ilan yung ano, sobra, no? So, kunyari, yeah, ano siya, 12, so 12 minus 1, so 1 yung matitira, minus 47, tapos minus 1, so gagamitin mo is 46%, no? Tapos dito naman, so 0.5 times the number of dryers minus 23. Kunyari, 24. So 24 minus 1 times 0.5, so 0.5. So 35 minus 0.5, so gagamitin mo naman factor is 34.5. Yung last naman is 43 and over. So kapag nasa ano na, 43 to 100 or 200 ba yan na cloth dryers, so gagamitin mo is 75% na demand factor. Yan. So ito yung gamit ng table na to, no? So ang mahalaga dito is ma-familiarize nyo kung ano yung mga values per number of dryers, no? Okay? So tingnan natin yung ano, example. Okay, so what is the demand load for a 4 kilowatt household clothes dryer? So, alin yung answer dito? So, ang clothes dryer mo is 4 kilowatt. So, is it 500 VA, 600 VA, 8,900 VA, or 7,600 VA? So, tingin nyo yung answer. Chat kung ano yung mga sagot nyo. Yan. So, may nagsagot na ng A, no? So, the correct answer dito is
No, letter A. So, bakit letter A? So, letter A, kasi yung pinaka mababang load niya is 500, no? So, yung rating niya sa nameplate is 4,000 watts. Pero, according dito sa first dito, so dapat 500 VA yung gagamitin. Or kung mas malaki yung nameplate rating, so yung nameplate rating. Pero dito, i-compare natin, yung nameplate is 4 kilowatts or 4,000. Kaya ang gagamitin natin is 5,000. So letter A yung tamang sagot. So ito dapat minimum, no? Minimum rating of clothes dryers. Yan. Okay. Next. Yan. What is the demand load for 4.5 kilowatt household clothes dryers? Yan. So, ano yung kanyang demand load? So, is it 34 kVA, 24, 36, or 76? So, dito, magagamit nyo na yung itong table. Yan. So, 8. So, 60% ang kanyang demand factor. Yan. Pero pag nyo ma-apply yung demand factor, kunin nyo muna yung total load para makuha nyo yung ano, yung kanyang demand load. Okay? So, 2 minutes. Yan natin. Okay. Yan. Nag-answer. B, yung mga answer ng iba dito. 1.6, yan. Tingnan natin kung ano yung tamang sagot dito. Okay? So, 8, no? So, solution. So, yung rating natin, rating for 1, so 4.5, so dapat, gamitin natin is yung 500.
yung 4.5, no? 500. So kung 8, so magiging 8 times 500 VA. Yan. 8 times 500, so that will be 40,000, no? And wala 500, but 5,000. So 40,000. So 40,000. So ito na yung ating tinatawag nating total load, no? Total load. So 8 yung ating ano? Ating clothes dryer. So kapag 8, gagamitin natin is yung 60% na demand factor. Ang ating demand load ngayon is 0.6 or 60% ng ating total, which is 40 VA. Now have 0.6 times 40,000. That equals. So 24,000 VA or 24 EVA. So, dapat lagi niyo tandaan na kapag hindi umabot ng 5,000 yung rating, so yung 5,000 yung gagamitin niyo. Kapag magpa siya sa 5,000, yung exact na nameplate rating. Kasi according sa PEC, yung pinaka minimum natin na rating for clothes dryers, pinaka minimum is 5,000. Okay? Next, yatin ko meron pa bang isa to. Hindi, maghanap tayo ng isa. Hanap ako ng problem dito sa ano. Okay. Gamitin natin yung isang part, no? So find the demand load for 8,000 VA clothes dryers. Yeah. Okay. Wala po tayong mga ano sir kasi yan po yung nasa Philippine Electrical Code, no? So yung mga dryer kasi na iniisip natin is yung mga small appliances na mga dryer. Ang inaano dito is yung mga industrial type na mga dryers, no? So, yan yung nasa ano eh. Nasa Philippine Electrical Code. Ano? Okay, ito. So, 25,000 volt ampere cloud dryers. Masanay kasi tayo dun sa mga ano, household dryers natin. Ano? Pero pinakamalaki dyan is nasa mga 8,000, no? 8,800, no? But if nasa, ano, mga condo, especially if there is a laundry service dun sa mismong condo, kasama na yung, ano, niya. Meron niya mga industrial dryers. Okay, so ito. Meron yung 25,800 volt ampere cloud dryers. So, ano ang kanyang demand load?
may nag-answer ng 68. Yan. 8. Hindi kung tama ba yung 68. Kopya natin to yung table dito. Okay. So, answer natin to. So, we have done. We have 8 na 25 na 8,000. So, our total load be 25 times 8,000 VA. Yan. Okay. So, 25 times 8,000. 25 times 8,000 be equal to, so this is 200,000, no? Have 200,000 VA. We have 200,000 VA, so tapos 25 siya, so dito siya mafo-fall, no? So we have, kunin natin muna yung kanyang demand factor. Demand factor is equal to 35%. Tapos i-minus natin sa 0.5 times actual na number. Actual na number natin is 25 minus 23. Yan. So we have 35% minus 0.5, ito 2. 25 minus 23, 2. So 0.5 times 2, that will be 1. So 35% minus 1%, so we will have 34. So gamitin natin na demand factor will be 34. So our demand load now is 20,000 times 0.34 or 34%. We have 200,000 times 34.34%. That is 68,000 or 68 EVA ating demand load. Yan. Okay. Let's proceed, no? Punta na naman tayo sa calculations for ranges, no? For the ranges, we'll use table 2.20.3.16. So we need to choose among column A to Z the proper demand factor. In case two or all the columns are applicable, so dito sa ranges, we will use the lower value as the final load. And which value yung ating gagamitin if alin dito sa, kunyari yung lahat ng column sa table is applicable. So yung lowest value or lower value yung ating gagamitin as the final load or as the final demand load. Okay? Ito yung table, no? So yung column A, column B, at column C, no? So bawat isa sa kanila is may sariling mga limit, no? For column A, so this is less than 3 and 1/2 kilowatt rating or 3.5 kilowatts. Yung column B naman is from 3.5 to 8.75 or 8 3/4 rating, no, kilowatts. Habang yung column C hindi lalagpas ng 12 kilowatt rating, no? Dito, in case lumagpas na siya ng 12 kilowatts, so meron tayong gagamitin ulit na technique. May mga notes to sa baba, no? So kunyari, we have a 2 kilowatt range, no? 2 kilowatt na range. So saan siya magfo-fall? So dito siya sa column A kasi less than siya ng 3 1/2. So kapag isa lang siya, ang kanyang demand factor is 80% or 80%. If kunyari lima na 3 kilowatts, so dito pa rin yan sa column A, so that is 62%. Kapag sa column B naman, kunyari 5 kilowatts. So 5 kilowatts, that is isa. So 80%. So 80% ng 5. So that will be
sa mga ano, 4. 4. Pwede natin i-apply dito, pero mas malaki yung 8 kilowatts compared to 4. So, kaya ang gagamitin is yung 4 kilowatts na dito sa column D. Yan. Kaya yan yung ano, paggamit ng table na to. No? So, during the exam, if may ganito na ano, questions, usually, if hindi binibigay yung demand factor, yung 1 to 5 na ano nila. So, much better na familiarize nyo yung per column from 1 to 5 na number of appliances sa bawat column. Kapag lumagpas naman, kadalasan is binibigyan niya yung ano, demand factor. No? Kasi sinusubok din kasi sa exam, if you know how to use the table. Alam nyo kung paano mag-apply ng ano, demand factor para sa mga ranges, no? Okay? So example natin ito. Ito pala notes pala, no? So the first one, no, if over 12 kilowatts to 27 ranges of all the same rating, so for ranges individual rated more than 12 but not more than 27, so gagawin dito is gagamitin natin yung C, pero bawat increment mag-i-increase tayo ng 5%. For ano naman? For number 2 naman, 8 and 3 4 through 27 if an equal, so ang gagawin is gagamitin yung column C, tapos yung pinaka average nila, yun yung ating gagamitin na i-minus natin ng 5%. So mamaya may example din tayo niyan. For 1 and 3 4 to 8 and 3 4, so ganun pa rin, we'll have this one is hindi siya equal, so ganun pa rin yung pinaka average yung kukunan natin ng kanyang tawag doon, kanyang minus 5%, no, per increase. Okay, so the last note is this table shall also apply to cooking appliances rated 1 and 3 4 kilowatts and used in instructional programs. So, ibig sabihin nun, if example, we have a culinary school. So, dapat yung kahit yung pinakamaliit doon, 1 and 3 4 kilowatt, dapat gamitin pa rin siya, itong table na to is applicable, no? And also for the note 4, the branch circuit load, it shall be permissible to calculate the branch circuit load for one range in accordance with this table. No, yung kapag isa yung ating range. So the branch circuit load for one wall-mounted or one counter-mounted cooking unit shall be the nameplate rating of the appliances, whichever is lower, no? The branch circuit load for the counter cooking unit and not more than two wall-mounted ovens, all supplied from single branch circuit located in the same room, shall be calculated by the nameplate rating of the individual appliances and treating this as a total equivalent to one range. So, ibig sabihin nun, kuyari, may tatlo kang ranges or tatlo kang cooking appliances na nakakonek in a single branch circuit. So, i-add mo yung kanyang total na wattage, tapos it will be treated as a single cooking unit, no? So kung yan, ang total niya is 3,000, so balik ka dito sa ano na to, dito sa tawag doon, sa table na to, so as a single, so 80% ang kanyang demand load, so provided that they are wall mounted, no, not more than two wall mounted ovens, so isa lang siya, tapos meron din siyang isang countertop. Ayan. So kunyari 1.5 at 1.5, so 3,000, so you could consider them as one, so 80% ang kanyang demand factor. Kunyari isa lang din siya, 1.5, ganun pa rin 80% ang kanyang demand factor. Yes, yung nasa nameplate rating yung gagamitin yon na rating. Except for column C. Now for example, ang nameplate is 5 kilowatts, no? 5 kilowatts. So 5 times 0.8, so 4. Tapos dito, kunyari 5 kilowatts lang. Dito kasi this is direct na to siya na kilowatt. So 8 kilowatts. So alin yung mas malaki? Alin yung mas maliit? Yung nameplate or yung sa table?
So kung alin yung mas maliit, yun yung gagamitin nyo. Yan. Kabaliktaran to doon sa ano, sa tawag doon. Sa clothes dryers, no, na if mas liit yung nameplate, ang gagamitin talaga is 5,000. So ito kasing column A at column B are all demand factors. Ito namang column C, fixed kilowatt value. Yan. Para ano. So kapag demand factor, ang gagamitin talaga is the nameplate rating. Okay. Let's try an example. Ito. What is the maximum demand for 8.5 kilowatt range? Yan. So 8.5 kilowatt yung ating range. So ano yung kanyang maximum demand? Or that is the demand load of our range. Okay, so D, so may nag-answer ng D. Okay, yung iba, no? A, so 6.8, no? Okay, so tingnan natin nyo. Ang ating range is 8.5 kilowatts. Ito yung ating rating. So pag balik kayo sa table natin, yan, 8.5, so anong column siya applicable? Sa B at sa C. Kasi itong C hanggang 8.75 or 8 3/4. Sa C naman is kapag hindi lalagpas lang ng 12 kilowatts. If sa B tayo, no, sa B, our demand factor will be 80%. So 80%. So from column B, 80%. So the demand factor is 80%. So ang mangyayari, yung 8.5 natin, we'll multiply that one by 0.8 kasi 8% yung ating demand, no? So 0.8 times 85 para times 0.8. Okay, so ito, 8.5 times 0.8, that will be 6.8. Yan, 6.8 kilowatts, no? Kapag yung column C naman yung ating inano, consider, no? From column C, balikan natin yung column C. No? Hindi ko malipat. And from column C, so isa lang siya na ano, appliance, so that will be 8 kilowatts automatic. So 8 kilowatts. Ano yung sabi ko kanina? Piliin yung pinakamababa. So alin yung pinakamababa sa dalawa? Yung from column C or from column B? So from column B or from column C? So dito, yung pinakamababa is from column B, yung 6.8. Ito yung kanyang demand load or maximum demand. So letter A yung tamang sagot. Tulad ng sinabi ko, sa table, no, it is advisable to familiarize. No, familiarize nyo yung 1 to 5 na appliance. Yung 1 to 5 from column A, the demand factor from column A, demand factor from column B, tapos yung values ng kilowatt given for from column C. Kasi yung iba ito sa baba, hindi ano na yan, inaano na yan. Binibigay na mismo yung ano, values. Kayo nang bahalang mag-apply ng demand factor. Pero kapag hindi siya kadalasan lumalagpas ng 5, so hindi binibigay yung demand factor. So much better yung 1 to 5, kabisaduhin nyo, no? So paano siya makakabisado is for you to always try to solve. Kunyari, dalawa, so 75. So try niyong ano, i-solve yung mga demand load, no? Okay? So next tayo. So, what is the demand load for 19 8.5 kilowatt ranges? So 19 down na 8.5 kilowatt
ranges. Okay. So, siguro 3 minutes, no? So, sa 19, kung titignan nyo mabuti, like sa table, so I hope din meron kayong copy ng table dyan. So, 19 na 8.5 dito pa yan sa column B. So, 19, to 19, so 28%, no? Kung makikita nyo din, talagang, ano, itong column B, madadali ito i-memorize din kasi from 11 to 15, equal na 32, 16 to 20, 28, 21, 2, 25, 26 kasi yung ano kasi yung dati pinamemorize talaga sa amin to eh. So may technique yan eh. Kasi dito sa column B meron yang pag doon magkapareho, no? Equal by 5, no? Dito naman is parang sa ano yata yung 16, so start ng 16, tig-isa yung baba. Yan. Tapos equal na lahat. Okay? So from 19, so 28, tapos if ito namang column C, dito ka sa 34. So, ang tanong dyan, alin yung applicable? Yung sa, galing sa column B na applicable, na nilagyan mo ng demand factor o yung galing sa column C na direct value na 34? So, may nag-answer na ng 34 kilowatts sa ating chat box. So, i-answer natin to, no? So, we have from column B, no? So, our demand factor is 28%, no? 19. So, 28%. 28%. So, mangyayari dyan, ang total natin, so 19 times 8.5 kilowatts. So, multiplyan pa natin yan ng no, ng 28% or 0.28. Yan. Okay. We have 19 times 8.5 times 0.28. Have 45.52 kilowatts. No? So, 45.22 kilowatts. Sa column C naman, column C. So that is the automatic value of so 19, no? 19 siya. So the value for 19 that is 34, no? 1934. Yeah. So 34. Yan, wala. So 34 kilowatt. So alin yung pinakamababa? So ito. Yan. So, answer mo is letter C. Yan. Okay, next. So, itong mga problem kasi is for you also to familiarize kung paano gamitin yung bawat column. No? So, may iba. Ito, mamimili kayo from column B to column C. So, ito, isa lang yung ano nyo, pagpipilian nyo na column for this problem. Determine the load demand on the service for 3 12 kilowatt ranges. Yan. So kahit hindi yun na yan i-solve, sa table nilang tignan. Okay. Yan. So yung tamang sagot is 14, no? So, kinuha nyo sa back sa table para maanawa nyo buti. Kinuha nyo dito sa column C. So, ilan yon? Tatlo. So, tatlo, 12 kilowatt. So, kaya 14. Ang tanong, bakit hindi natin pwede gamitin yung column B? No, kakasagot. Bakit column C yung tinanong nyo? Bakit hindi nyo na kinonsider yung column B? Yan. More 12 kilowatts, ano? Yan. Hanggang 8 and 3 fourth rating yung column B. So, yung given kasi is 12 kilowatts na eh. No? So, 12 kilowatts. So, ito yung gagamitin natin.
So from 8, ayan, 9 kilowatt hanggang 12, so column C. So 9 kilowatt to 12 kilowatt, hindi mo na kailangang isipin pa yung demand factor from A to B. Ang isipin mo lang is yung value ng ano kilowatt na nasa column C. Ayan. Okay? This ano, familiar na kayo sa table. Okay. Next natin. So ang answer dito is letter A. Ayan. Next. So what is the feeder demand for a 12 kilowatt range and a 5 kilowatt cooktop? Ayan. So ito, dalawang magkaibang rating. So is it 10 kilowatt, 12 kilowatt, 11 kilowatt, or 13 kilowatt? Try nyo. Yung table po is naka-send po sa ating group chat, no? Kailan ba 'yon? Friday, no? Friday yata 'yon. Friday, PEC tables. Tapos pag may copy naman kayo ng PEC, so hanapin niyo lang yung table. 'Yon, table 2.2 at 2.20.3.16. 0.3 na 0.2 ito. 0.3, no? That's 16. Okay, so wala pang tumatama ha. Okay. Kasi ito unequal na siya, no? So i-solve natin kung ano ba talaga, no? Okay. So ganito ang gagawin natin. Unahin muna natin yung applying our our tables, no? So, first dito tayo sa table B para sa ating 5 kilowatt, no? So 5 kilowatt, isa lang to. So the demand factor for this one, ano? Ano yung demand factor kapag isa lang? Mapa A or mapa B, the demand factor kapag isa lang will be 0.8 or 80%. So this will be 4 kilowatts. Yan. Sa ating pangalawa, this is 12 kilowatts. Tapos ang titingnan natin is column C, no? Sa column C, kapag 12 kilowatts, isa lang, no? Ano ang kanyang ano value? So this will be 8 kilowatts, di ba? So balikan natin sa ating table. Yan. So 12 kilowatts kaso isa lang siya, so kaya 8. So hindi natin pwedeng dalhin yung 12 talaga. So yung 8 yung dadalhin natin. So ang total nito is yan. At ang total nito ayun, wala. Yan. Ang total nito is equal to 12 kilowatts. Okay, 12. Tapos, kapag kinonsider naman natin yung column C, yung buong column C, buong column C, kinonsider natin. So,
Kasi yung mas maliit yung column C compared to the individual, yung kinuha natin yung individual demand load. Okay? So, pag ganyan, no, kapag magkaiba ang kanilang rating, no, so, we could use column C lahat. Pwede din
i-apply natin yung ano demand load pa yung demand factor, pero if alin yung ano, if alin sa kanila yung mas maliit, yun yung i-consider. Okay, so yung ano yung ukol sa 5%, mamayang konti may example tayo diyan, no, about the 5% na ilalagay. Okay, next, so determine the demand for 24 18 kilowatt ranges, no? So gagawin natin dito is we will take siguro 15 minute break, tapos kayo if you have the time, so pwede niyo ditong i-solve, no? So 18 kilowatt na 24, no, ranges siya, 24 18 kilowatt ranges, tapos pagka after 15 minutes we will solve this one, no, ibibigay natin dito yung tamang sagot. Okay, so 15 minutes, so balik tayo ng 8:15. Yan. So 56. Okay. Solve natin, no? So from column C, no? So 25. Yan natin kung ilan yung from column C. At yung alt-tab ko. Yan. From column C, 25. That is 40. No? So dali lang din to kasi from 6 to 25, 21, 22, 23, 24. Tigi isa na yung increment yan. Dito lang kayo mamuproblema sa 1 to 5. Tapos 26 to 40, ito na yung kailangan tandaan nyo. Tapos 41 above, ito lang, no? Natin. So, this is 30. 30 by 40. 40 pala. Ayan. 40 kilowatts. Ayan. 40 kilowatts plus 5%, so 0.05 times yung difference. So the difference from between 12 and 20 is 8. So 8 times 40 na naman. Yan yung magiging demand load nyo. So kita na yung calculus. So we have 40 plus 0.05 times 8 times 40. 56. Yun, tama yung nag-answer ng 56. 56 kilowatts. Okay? Proceed tayo with another example. No? Ito. So, bago na naman to na ano. Determine the demand load for 32 20 kilowatt ranges. So, 32 na siya na 20 kilowatt ranges. So, hindi na katulad itong gagamitin natin because column C pa rin, pero mayroong ibang application yung column C. Okay. So, tingnan nyo ulit yung table nyo, tapos tingnan nyo kung paano kung saan magpo-fall yung 32 na 20 kilowatt o yung 32 ranges lang, no, sa column C. Tapos, same pa rin, i-apply nyo pa rin yung ano, yung 5% pa rin. Applicable pa rin yung 5%.
Okay, so isolve natin to, no? So ang answer niyo is 65.8. Yan. So tingnan natin, no? Solution. Okay, so if we're going back to our table, 25 to, ano ito, 25, but 32 pala. Kala ko 32 dito yan po fall, no? So 26 to 30, tapos 31 to 40. So 15 kilowatts plus 1 kilowatt for each range. Yan. Ito yung mangyayari, no? So 15 kilowatts. So tag 1 kilowatt per each range. So ilang range? 32. Yan. So we have 15 kilowatts plus 32. So that is 47 watts. Pero hindi pa tayo tapos dito because meron pa tayong ito. Lagpas siya ng 12. So kaya kagamitan pa rin natin to nung 5% times difference between 12 and 20 is 8. Tapos times 47. At yan yung ating magiging demand load. And up 47 plus 0.5 times 8 times 47. So ito, bakit nagkaano? 8 pa yun siya, 35, 47, no? And then, 0.05. Yan. So, kaya 65.8 kilowatts. So letter A yung tamang sagot. Okay. So if in case ito siya is only 12 kilowatts, no, kapag 12 kilowatts lang to, so hindi nyo na kailangan tong part na to. Yan. So this is only applicable if more than 12 kilowatts. Applicable lang to kapag more than 12 kilowatts. Pero kapag hindi lumagpas ng 12 kilowatts, hanggang dito lang yung answer nyo. Hanggang dito lang tayo sa 47. Kapag lumagpas, so tatagdagan natin ito. So yun yung nakalagay dun sa note. Okay? Next. So determine the demand load of 10 kilowatt, 14 kilowatt, and 16 kilowatt ranges. So ito naman is magkaiba. So ano yung gagamitin natin dyan, no? So for this one, ang gagamitin natin is individual, no? Individual sa kukunan natin siya ng ano? Tawag doon, kukunan natin ng average. Kukunin ko muna dito kung saang note to siya. So from note 2 over 8 and 3/4 to 27 kilowatt ranges of unequal ratings, so hindi magkaparehong rating. So the individual rated more than 8/3/4 and even ranges but not exceeding 27, an average value of the rating shall be calculated by adding together the ranges to obtain the total connected load. Tapos ang gagamitin natin is yung ano, table C, using 12 kilowatt for any ranges rated less than 12 kilowatt.
Tapos dividing by the total number of ridges. Now the maximum demand in column C shall be increased by 5% for each kilowatt or major fraction thereof by which the average value exceeds 12 kilowatt. Okay, so na ibig sabihin ito. So una, ang gagawin natin, yung 10 kilowatt natin, magiging 12 kilowatt yan. Kasi ito yung nakasabi dito. Una natin siya ngayon ng average. Average, no? So the average kilowatt niya will be 12 kilowatt plus 14 plus 16. By 3, say average yan, divide by the total number of ranges. So we have 12 plus 14 plus 16, tapos divide 3, that is equal to 14, and 14. Tapos pupunta tayo ngayon sa column C to get the kilowatt demand for three ranges. Yan. Punta tayo sa column C. And so for three ranges, 14. 14 ang kanyang demand, no? 14. Ulit hindi na. Forward. So 14, no? From column C. So the maximum demand is 14. Yan. Tapos, dito tayo sa next, ano, shall be increased by 5% for each na lumagpas doon sa average value. So average value natin is lumagpas ng 12. So mangyayari dyan, ilan yung sobra nito sa 12? 2. So 5% ulit tayo. 5% times 2 times 14. Yan. Yan na yung magiging demand load natin. Okay? So we have 14 plus 0.05 times 2 times 14. This is equal to 15.4. Yan. 15.4 kilowatts, which is letter B. Yan. So, ganun lang, no? So, ito na ang gagawin natin ngayon sa next tayo na, ano, tawag doon, sa next na question. Ito. So, kayo naman yung mag-solve, no? What is the demand load for 2 10 kilowatt ranges, 4 14 kilowatt ranges, and 8 16 kilowatt ranges? Yan. So, medyo madami-dami to. Okay, so ano yung kanyang demand load? So, ganun lang yung gamitin nyo din, no? Ito. Ano naging ano? 15.4. Yung kanyang 15.4, no? Wait, nag-stop ako. Nag-screen sharing. Wait lang. Yun. Wala yung ano ko.
Pasensya na no, hindi na putol kasi bumalik na yung ilaw eh. So, nilipat ko na sa ano, sa EU yung supply. Okay, so it, pero dito ako banda na putol, no? So, ito yung 10 kilowatt, gawin natin 12 kilowatt as per the minimum. Kasi wala from the, ano, the note, no? Sabi kasi dito wala kang gagamitin na, ano, na below 12 kilowatt. So, yung 10, gagawin mong 12, kukunan mo ng average. Tapos tingnan mo dun sa table kung ano yung maximum demand for 3 sa column C. So 14 siya plus 5%. Itong 2 galing to sa 12 minus, 14 minus 12 kaya 2 tapos times sa maximum demand. So ang answer is 15.4 watts. No? So ngayon we will have another example na naman. Ito. So ito meron na tayong dalawang 10 kilowatts. Apat na 14 kilowatts tapos anim na walo pala, walo na 16 kilowatts. So ganun po rin ano nito, yung kanyang tawag doon. Kanyang way to solve. Kaso nga lang you need to kaso lang is meron na tayong multiples, no? Imbis kanina isa lang yung ano, yung dalawa na yung 10 tapos apat na yung 14 tapos walo na yung 16. Okay, try niyo muna. Okay. Ayan, walang sounds yung kanina. Okay. Ayan, so ito, itry nyo to. No? So, dalawang 10 kilowatts, apat na 14 kilowatts, tapos walong 16 kilowatts. No? Kasi after nito, no? Maybe this will be the last example, tapos punta tayo sa motor load calculations. No? Ayan, yun muna yung mag-try. So, ang ginagamit dito is note number 2. No? Yung note number 2 sa ating table.
Ano po inyong sagot? Okay, so 99 kilowatts. Okay, sobrang ano. Pang layo. Yung iba, wala. Okay, so tingnan natin kung ano ating sagot, no? Paano to i-solve? Yan. Okay. Sure. So, una, meron tayong dalawang 10, so magiging dalawang 12 kilowatts yan. So, equal to 24. Yan, 24 kilowatts. So, tapos, apat na 14 watts. So, that will be 14 times, 4 times 14, that is 56. Yeah. So, kilowatts, tapos walong 16, so times 16, 16 kilowatts, it's 120 watts. So, upo natin yung total natin dito, 4 plus 58 is 208. So, 08, tapos kung natin yung grade, so i-divide natin lahat. So, this is 18. 14 pala, 14. 08 and 14. 18.85. Alala nyo dati yung chapter 1. Kasi sinabi ko, kapag hindi umabot ng 5 yung decimal, pwede nyo i-drop yung decimal. Ito, kung mag-pass ng 5, so mag-round up ka. 18. Ayan. 18 watts. Natin dito yun is 14, titingnan natin sa column C. Sa column C. 15. Balik tayo sa column C. 20. So, maximum from table C is 20. Plus 5% is 12, that is 3. At yan yung ating magiging code. Plus 5% yung klase mo 5% 0.05 na lang. It's 3 times 20, that is 33.35 kilowatts. So letter B yung tamang sagot. So letter B. Okay? And okay. Ah, hindi yan mag-overload kasi kaya nga may demand. Demand kasi that is, demand factor is the factor na kung saan, kahit ano yung pinaka-peak. No? So, katulad ng ating outlet. Kaya meron tayo 0.35%. Diba? Yung ating generating and convenience load. Kaya 100% yung 3,000 tapos 0.35 yung ano, yung natitira. Kasi hindi naman talaga nagsasabay. No? Na yung lahat ng outlet mo is magagamit. Yan. In, unless if yung mismong nag-specify, no? Mismong may-ari o yung mismong nagpa-decide is nag-specify na within 24 hours magkasabayan lahat kagana. So you will use 100%. But in practicality, hindi yan magkakasabay. Pero in yan lang, 32 na ano ranges ipagsasabay mo, no?
yan, yung 32 na ranges ipagsasabay, no? So in sa one yan, sa pag ganyan yung nangyayari, so we will always assume na hindi yan magsasabay unless if sasabihin nung may-ari. Because yung sinasabi kasi ng PEC is the minimum demand load. Unless sabihin ng may-ari na 100% yan, magsasabayan ng ano, magsasabayan ng 24 hours, magsasabayan ng 8 hours. So, gamitin mo ng 100%. Talagang ipa-plus mo siya lahat. Pero, bihira lang yung mangyayari. Unang-una, if you have 14 ranges, magsasabayan, sipin nyo kung gaano kainit yung area. Yan. So, gaano kainit yung area, so kailangan mo ng ventilation at air condition. Yung sa mall, hindi yan naabot ang 14 ranges. Yan naabot. If in case na ano, if in case na umabot niya ng ano, ng tawag doon, ng 14 ranges, i-specify din yan ng ano, ng designer na 100% na kanyang ilalagay. Sa hotel, tingin ko yung hotel wala ranges yung ano, hotel sa condo, sa condo meron, pero hindi naman lahat magsasabay na magluluto. Hindi 100% na lahat magkasabay ng magluto. No? Kaya kanyari, 300 condos, 300 rooms, hindi yan all na 300 magsasabay yan. Kasi ang kinukuha lang ng PEC is the minimum, no? Ano mangyayari if you are always, if ikaw yung kung ikaw yung mag kukuha ng demand load tapos laging maximum yung kukunin mo, ano mangyayari? Unang-una, sobrang laki ng wire mo. Wire mo sobrang laki tapos hindi naman pala siya needed. At kapag malaki yung wire mo, mas sobrang laki din yung gastos. Kailangan mong babayaran, no? So, kaya nga sinasabi na minimum yung demand load. So, if in case nasabihin ng may-ari na 100%, gusto ko 100% na gamitin niya lahat. 100%. But unless na hindi niya sinabi, you will use what is on the standards. So, hindi naman sinasabi na mali yung maximum lahat yung sinasabi. Pero, kapag, ano, during the exam, ang kailangang sundan talaga is yung kung ano yung sinabi ng PEC. Because the PEC will give the minimum standard on the load calculations. No? So, kapag sinabi, yeah, 33.35 for 14 kilowatt, no? 14 ranges. So, yan yung kanyang, ano, yan yung kanyang demand load. So if bumaba ka sa 33.35, so ibig sabihin unsafe na yung ano mo, yung load calculations mo. So kaya dapat talaga inano. Ah, tawag doon. Kaya dapat talaga alam natin kung paano i-apply yung ano, demand load, no? Meron ngang ano, doon sa provision sa PEC, kunyari merong 20 rooms ang isang apartment. Kunyari yung bawat room noon is may 60. Kanyang load is 60 amperes or kanyang ano is 10 kilowatts or 10 kVA bawat isa. So 20. So 20 times 10, sabihin natin 200 kVA. Ba? Sabihin natin 200 kVA. So dapat yung transformer doon is 200 kVA. Ang question, bakit kung mayroong mga maliliit apartment, bakit hindi 200 kVA, hindi 100 kVA yung ginagamit? Yung 200 kVA, that is only if malalaking condo na. Yan. So, kasi mayroon ding demand factor. Kasi 20 na condo, hindi lahat yan magfo-full load. Kanyari, ako sa room 1, hindi ko gagamitin yung ano, yung aircon, yung room 2 gagamitin, yung hindi. So, yan yung sinasabi nating demand factor. Kasi hindi hindi lahat makakasabay ng ano na gagamit, no? Kahit pa sabihin natin na lahat sila gumagamit, pero hindi lahat nung load na nang doon, yung outlet, yung appliances, hindi lahat yan makakasabay na may gagamit, no? So, yung biro namin dati, may 20 na rooms, pero yung lima doon is nagtitipid ng kuryente, so talagang hindi siya magpo-full load.
ang gagamit niya siguro sa kanyang 10 kVA is only 1 kVA kasi nagtitipid. Yan. O kaya, yun yung inaano ng PEC. The minimum demand factor, no, per given na appliances. No? Tapos, hindi naman natin yan pwedeng i-question kasi yung ano dyan is tested yan. So, that is yung mga standard ng PEC galing yan sa National Electrical Code. Tapos, yung galing sa National Electrical Code, that is coming from the IEEE standards. No? The standards for electrical system for buildings. So, yung lahat ng mga value na galing sa ano PEC, so that is accepted internationally. So, para sa atin, parang ano yata siya, parang mali. But, that is already proven and tested na yan yung pinaka-minimum. No? And okay. Ayun, wala yung ano ko. Yung ano, ang nawala yung PowerPoint. Oh, so dagdag example. Tayong 3 na 3 kilowatt ranges, tapos 3 na 14 kilowatts, tapos 7 na 16 kilowatt ranges. Kanyang ano yung kanyang tawag doon? Kanyang unload. Makdo at Jollibee. So, ating babalikan yung anong table ha. Demand factors and household. Ibig sabihin ng households, yung sa bahay. And so, yung sa Makdo at Jollibee kasi that is considered as commercial industrial. Kapag commercial industrial, so babalik tayo dito sa ating pinaka-demand dito. So, all others, no? All others including restaurants, yung mga industrial, commercial, malls, automatic 100% yung lahat ng load mo. Yan. Dito yung kukunin. Ito kasing table na to for household. So, ano ibig sabihin ng household? Dwelling units. So, yung condo ba is a dwelling unit? Yung isang room yun is considered as a dwelling unit. Yung, ano yung dwelling unit? May hindi kang matulugan, may pagpapalutuan, may CR, saan ka pwedeng maglaban yung damit. So, parang bahay. Yan yung dwelling unit. And so, balik dito sa ating example.
Ay, 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 ay. Okay, yan. So let's solve this one, no? So we have, ano ba yun? 13, no? So tatlong 13 kilowatts. This will be 39 kilowatts. Tapos tatlong 14 kilowatts. So this will be 42, no? 42. Tapos 7 na 16 kilowatts. Yan. Seven times 16, 112. So 112 kilowatts. Okay. So we have 39 plus 42 plus 112. So this is 193. No. 193 divide. So 13. So meron tayong 13. So divide 13. So, equal to siya sa 14 point, ano pa rin, 84, or equal to 15, no? 15 kilowatts. So, tingnan natin kung ano yung demand for 13, no? From column C, yan. So, from column C, that is 28, yan, 28. So, meron tayong 28. Yan. So, meron tayong 28 plus 0.05 or 5%. So, 3 to, no? Kasi yung ano ng 12, no? Difference between 15 and 12 is 3 times 28. Yan. Times 28. So that is 32.2. Yan. So 32.2 kilowatts. Yan. So ito kasing load calculation, no? If yung examiner is gusto nilang maging mahirap yung ano. Tawag doon. Ah, yung 3. Yung 3 is, di ba, 15. Ito, 15 ito. So yung 15 i-minus mo sa 12. Kasi doon sa table, yung ating column C is hanggang 12 lang. 12 kilowatts, yan. So, yung 15 i-minus mo sa 12, kaya mayroong 3. Yan. Kaya mayroong 3. Yun. So, kapag gusto ng examiner na medyo gawing mahirap yung PEC, no, aside from pag school cookery ang course, that is considered as institutional. Commercial yan, so 100% pa rin. Yan. Yan, 100% pa rin. Kasi ano yan eh, hindi naman yan sinasabi na hindi sila makakasabay kasi talagang makakasabay yan. No, lalo na pag tingin natin cookery or yung may oven, no, sa yung sa bread and pastry, so makakasabay-sabay yan, no? So kaya 100% yung demand, no? 100%. Hindi yan pwede na gawin nating ano lang demand factor kasi hindi naman household yung ano, yung purpose ng oven na nang doon. That is for instructional, no? Or for institutional, kaya magiging 100% siya. Yan. Pa tayo. Yun, nag-tuloy yung ano. So, ulitin ko lang, kapag naisip nung ano, examiner na gawing mahirap yung PEC, yung mga load calculations is one of the ways, no? Para maging difficult yung PEC, no? So, yung sa time na nag-take ako, lima, no? Lima yung lumabas na load calculations. Tatlo doon is all about motors, no? Motor load calculations. Tapos,
yung dalawa, yung isa is sa clothes dryer, tapos yung isa is sa range, no? Ang ano lang sa range doon is yung pinaka easy yung sa range, yung mahirap is yung sa ano, yung sa clothes dryers yung mahirap, no? Okay, so dito tayo sa ano, motor loads, no? Yes, yun, yung sinisave, yung sinosolve kasi natin is para sa feeder and brand circuit. Yan. So, pagdating na natin doon sa ano, main feeder natin, so doon na natin i-apply yung sa ano, sa kung ano yung tawag doon, yung computations for system, no, for drilling units, yung buo na. Ito kasi yung kinukuha muna natin is yung demand load, no, for each of the circuit, no? So kunyari 32.2. So yan na yung magiging ano natin, load natin. So i-divide natin yan ng 230, so that will be our ano, our ampacity of the wire. Pero meron kasi nakalagay na dapat 80% lang yung kinikerry ng wire mo. Kaya ang gagawin natin is yung ano, yung 32.2, kukunan pa natin yan ng 0.25. So para 80% lang yung ikikerry ng wire. Yan. Kaya nga mayroong ano, mayroong times tapos 80 ano 0.25, no? So kunyari 32 plus 32.2 times 0.25. So yan na yung magiging final, no, for the conductor, para naman sa ano, para naman sa breaker, nakadepende kung anong klaseng breaker yung gagamitin, no? But usually if hindi lang siya motor rod, so that will still pwede mo siyang i-equal doon sa ating ano, sa ating wire. Pero pag may motor na, so meron na siyang sariling demand when it comes to motor circuit, no? Dito tayo sa motor load, yan. Ano ko muna pala to? Exit ko muna. Yan. Saan ba yun? So, dito tayo sa motor loads. Yan. Yan. Motor loads, no? So, pag motor loads, so, ito lang yung ating gagawin. We need to determine the FLC by the table, no, yung table for the motors or the nameplate, whichever is larger. So meron tayong table sa PEC that is for single phase, three phase, so nakadepende din sa voltage, no? So yan yung ating gagamitin. Tapos overload protection, so we use these two, no? So selection of overload device, no, if integrated sa motor yung ating overload device, you know? So yung thermal overload relay that is integrated sa motor, ito yung kanyang magiging factors, no? So if your motor may siya sa nameplate niya na 1.15 na safety factor or greater, so that is 140%. Tapos ang temperature naman niya is mark 40 degrees or less, so that is 140%. If all other motors, so 130%. If separate yung ating overload device, so ito na yung mangyayari, no? So when you say separate yung overload device natin is that is built in with the breaker, yung mismong breaker natin is may overload device, or meron talaga tayong separate na overload device, no? Ang usually kasi nangyayari sa atin, ang ginagamit natin is yung ating overload device is integrated, no, sa ating starter, no? Pero yung sinasabi nating separate naman is yung ano, yung separate kasi is yung pinapasok na natin sa contactor yung overload device. So that is what we call separate pa rin yan. So dito yan magpo-fall. If integrated doon sa mismong contactor, sa starter yung ating overload device, so ito yung gagamitin, no? So 125, 125, all other is 115. So ang tanong ngayon, which is applicable, no? If in case hindi mo alam kung integrated ba siya or separated. So as per safety, no, ang gagamitin natin is the minimum, so dito tayo sa ano, sa 125%. So bakit hindi tayo dito gagamit? Kasi sobrang ano, sobrang taas ng ating overload ano
dito, tapos naka-separate pala yung ating overload device, so hindi magti-trip yung ating overload device kasi dito yung ginagamit natin. Pinataasan natin yung ating tripping mechanism. Yan. Okay? Tapos, run circuit conductor, FLC times 1.25%. So, the full load current na nasa table or sa nameplate, kung anong yung mas malaki, tapos times 1.25%. So, this is always constant, no? Kahit alimang motor, if in case that is multiple motors, i-apply mo itong 1.25 sa motor na pinakamalaki. Yan. Tapos, branch circuit over current device. So, yung sa breaker natin or sa ating fuse, depending on the type of the motor and depending of the type of the branch circuit short current, no? Or ground fault protective device. So, ito, table na to is applicable for breakers and JFCI. Yan. So, if single phase, yung ating motor, gagamit tayo ng non-time delay fuse. So, ibig sabihin ito, if may short circuit, automatic yung fuse natin magti-trip. So, ang ating gagamitin is 300% of the FLC. If multiple na motor, 300% ang pinakamalaki. If AC, fully phase motors naman, tapos other than hindi kasama yung one rotor, so that is 300%. Kapag squirrel cage, so ganoon siya yung design B, energy efficient, so 300% din. Design B, energy efficient, 300%. Kapag synchronous, 300%. One rotor, 150%. Tapos DC, 150%. Okay? So kapag dual element na nan or time delay fuse, so 175%, no? So, instantaneous trip na breaker, ito rin, no? Tapos, inverse time na breaker, ito ang kanyang mga demand. So, this table is very important, no? Para makuha natin yung short circuit rating, no? Ng ating, overcurrent protective device for our motor. Okay. So, feeder. So, kapag sa feeder na, so, ito is a branch to, no? Sa isang motor. Kapag feeder, multiple motors, so, total FLC, yung total na full load current ng bawat motor plus 1.25% or 1.25 of the largest motor. Kapag feeder protection naman, total FLC plus the safety factor, ito, no? Safety factor or the overcurrent device na i-multiply mo sa FLC mo or the full load current ng pinakamalaking motor. Okay, so mayroong note dito, the code does not allow going up for feeder protection but going down to the next rating. So, ibig sabihin ito, kunyari, yung feeder protection mo is 315 amperes. So, walang breaker na 315. No? So, the nearest for this one is 320 or so dito, 250. Yan. So, ang question, ano yung pipiliin? 320 or 250? So, dito ka sa 250. So, hindi ka pwede mag-go up. Kaya nga sinabi, does not allow going up for feeder protection. So, ang tanong nito is, hindi kaya mag-overload yan. So, kaya nga, pwede kang mag-go down kasi yung basis ng overload mo is only the wire. So, yung wire mo is only 1.25%. Kunyari, ang ginamit mo is itong inverse time. Yan, 250, no? So, 250. So, hindi, ang mangyayari dyan is hindi magpang-abot yung rating ng breaker mo sa rating ng conductor. No? So, kaya sinasabi ng code, hindi ka pwedeng mag-go up when it comes to feeder protection for your motor. Go down ka sa next na standard rating. So, dyan din tayo medyo nagkakamali minsan, no? Kasi, ang ginagawa kasi natin is go up tayo ng go up, no? So, bakit hindi pwede yung go up sa motors, no? So, yung ating FLC, so that is the full load current. Ang mangyayari dyan, if we go up to the next rating, yung ating ginagamit na safety factor, that is now the maximum, no? So, if in case na pag-start ang ating motor, magiging ganon, so magiging maximum naman siya
no, magiging maximum, kapag lumagpas pa tayo dyan, that is now considered as overload doon sa ating breaker, no? So, kunyari, 315 lang pala, tapos 320. If yung ating ano, if yung ating calculation is 315 tapos 320, pag lumagpas ng 316, hindi na mag-trip yung ating breaker. So, mangyayari dyan, ang mangyayari. So, mismo yung ating ano, mismo yung ating feeder conductor is kakainin na ng ating ano, short circuit protection. No? So, kaya lagi sinasabi ng code na when it comes to motors, kasi yung motors kasi during the starting, sobrang taas yan. Yung tinatawag din lock rotor current, no? Which is always times 6, no? Of the full load current. So, kaya sinasabi palagi ng code na baba ka, no? Bumaba. Kasi ang ating lock rotor current or the starting current, that is just momentary, no? So, momentary. So, kapag, ano, kapag yun yung hinabol natin, so, mangyayari dyan, sobrang laki na ng ating ano rating na if in case na may kunyari may overload o may short circuit, hindi na magtrip yung breaker kasi sobrang taas na ng ating hinahabol na rating. So kaya nakalagay talaga sa code does not allow going up for feeder protection. Pwede tayong mag-go up for feeder conductor but not for feeder protection. Yan. Yes, kasama po to sa pinasa ko. So, mga motors. Andun po to sa mga motors sa pinaka-last part. Okay? To, no? So, for 1 HP, 230 volt single-phase motor with a service factor of 115, determine the overload protection device. Yan. So, ano yung overload protection device pag ganyan na motor? Ang tanong niyan is ano yung gagamitin, yung 140 ba or yung 1.25%? 125 or 140? So, pakiano sa table kung ano yung FLC for 1 horsepower 230 volts na motor, single phase. Ano ang kanyang ano? Full load current. Tingnan nyo kung ano yung full load current. 230 volts, 1 horsepower, single phase. Hapit ko nga yung table dito. So, 8 amperes yung FLC. So, 8 amperes. 8 amperes. So, if this hindi sinabi na separated, so let's assume na separated siya, no, para safe. So, that is 1.25 kasi service factor niya is 1.15. So, ano nung answer nito? 8 times 1.25. Unless na integrated, so doon tayo sa 140. No? Anong answer nito? So 8 amperes times 1.25, so that is 10, no? So 10 amperes. So letter B yung tamang sagot. If in case sinabi na integrated, so doon tayo sa 140%. Okay? Next. So 1 HP 230 volt single phase motor with a service factor of 1.15. So we need to determine the branch short circuit current and ground fault current circuit device. So, ang hinahanap dito is the breaker, no? Yung breaker ng ating ano, ng ating motor. Alin dito yung breaker ng ating motor? So, for this one, no, if hindi nakalagay,
So yung gagamitin natin is the ano, inverse time. Inverse time circuit breaker or the 250 gagamitin. No, kasi yan yung pinaka-common. Gagamit kasi na breaker natin is always inverse time. So what do we mean by inverse time? So yung inverse time kasi is mas malaki yung short circuit current mo, mas mabilis siyang mag-trip. Yan yung ibig sabihin ng inverse time. So yung FLC for 1 horsepower is 8 amperes. So 8 amperes times 250% or 2.5. Anong answer nito? So 0.5, 20 na? 20 amperes. So 20 amperes. Yan. Letter A. Yan. Next. So, ito. Ito. So, determine the size of feeder conductors in TW copper of a three-phase 220/120/124-wire system of 1 horsepower three-phase 280-volt motor and 3 2-horsepower 120 single-phase motors. Yan. So, hinahanap ito is yung wire. So, ito tingin ko talagang may ganitong lalabas, no, sa board. Yan. Lalo na maghahanap ka ng wire. Yan. So, three-phase. Ibig sabihin itong three-phase, tapos meron kang isang three-phase na 5 horsepower, tapos tatlo na 2 horsepower. So, meaning, balance lang yung load mo. Yan. So, balance yung load. Yan. Okay. So, ang gagawin natin dito is to solve for the feeder size. So, ilang percent ngayong itatimes natin kapag feeder conductor? Ilang percent? Yun na yung nakaalala kanina.
Okay. So dito, dito. So yung ating FLC for 5 horsepower, no, na three-phase is 16.7 amperes. Tapos, so single phase naman sa 120, no? Ito yung ating three-phase. So yung ating single phase is 24. Yan. Meron tayong 40.7 if you're going to add. Pero ang gagawin natin dito is we only need to get the, tawag doon, yung amperahe, no? So, ang gagawin natin, three-phase kasi ito, if we're going to have the diagram, so ito, ito yung three-phase natin na motor, yan, yung 5 horsepower. Yan, tapos, yung tatlo na 2 horsepower, balance siya dito. Balance, yan. Kaya kahit itong phase, isang phase na i-consider natin, makukuha na natin yung ating load current. So, yung ating load current is equal sa ating pinakamalaki na motor, which is yung pinakamalaki na motor natin na rating, yung 24. Yan. 24. So, yeah, yung ano, yung tatlong motor is ano, single phase. Pero so 24 kasi yan yung pinakamalaki, so ita times natin yan ng 1.25. Yan. Tapos ipa-plus natin. So ang tanong ngayon is ano yung ipa-plus natin? Is yung itong buong lalagyan pa ba natin ng 24? Hindi na, hindi na kasi sinama na natin yung 24. Kaya kasi ang kailangan talaga is 25% of the largest motor. Pero ginamit natin is 1.25. So kaya dito na lang is yung natitira. So that is 16.7 amperes. Yung total niyan would be equal to 46.7 amperes. So yung 46.7 from the table dito. Hapin ko muna yung table, ampacity table natin. Ito yung nalagay. Data dito. So, pakitingnan nyo doon sa ano, sa table nyo, kung alin doon yung kakasya sa 46.7 na ano, na tawag doon, na current, no? So, sa akin dito, sa Philippine Electrical Code ko, so that is 14, no? 14 square mm DW copper. Yan. Yan yung ano sa table ko. Ano kasi nasa mga 50, no? 50. So ano yung table ko dito sa ano? Okay. So TW50, yan. Ano? 55. So 55, yan. Yung 16.7 is the full load current ng 3 phase. So nandiyan yan sa table, no? Table. Okay? Yung 24 amperes is full load, no? Full load current ng 2 horsepower, no, galing din sa table ng ano, single phase. Yung table na nasa ano, PC table na binigay ko, no? Tanbel, hindi ko kasi ma-retrieve dito sa laptop, no? Kasi naghang yung PDF reader ko. So nandoon yun, 24 amperes, no? Single phase kasi ang gagamitin nyo na voltahe is 120. Okay. Yan. So we will continue this siguro bukas, no? Ikutin natin bukas. Bukas is pupunta na tayo doon sa ano naman, ampacity, no? Kasi itong 14 square mm, this is rated at 60 degrees. What if yung ating motor is magiging ano, 90 degrees tapos TW pa rin? Ano yung dapat na
1 ito. So tawag yan is derating, no? Yan. Ah, sir, baka kapag hindi na-open, sir, baka hindi mo na ano, na-download ng tama. So paki-download niyo po na ulit, no? Kasi na-open po 'yon kasi hindi naman 'yon ano, naka-tawag doon, naka-lock. Okay, yan. So we will continue this tomorrow, no? Mas malaki ang 5 horsepower pero 3 phase siya. So kasi 3 phase, so ibig sabihin nun yung kanyang current na kailangan is nahahati sa tatlo. Yes, yung malaki na full load, 'di ba? Sabi, largest full load current. Hindi sinasabing largest motor. Largest FLC, yung largest full load current na motor. So kunyari 24 amperes, no? So single phase compared sa three phase ng ganyan lang. So pipiliin mo yung pinakamalaki na full load current. And kasi dito kasi three phase to eh. So ang mayyari kasi dito ang dadaan dito is only 16.7. Pero kapag dito naman sa motor nito 24. Ang inaano kasi natin is the system itself is three phase pero ang kinikwenta natin if ano yung current na dadaan per wire. So kapag dito tayo sa 5 horsepower 16.7 lang para sa itong wire. Pero single phase naman si itong single phase na motor sa isang wire 24. So mas malaki pa rin yung 24. Kaya ito yung una kong ibinigay kasi combination siya. So, if in case na puro siya single pole or single phase, so automatic yung pinakamalaking motor na yon. Pero pag three phase kasi, minsan, mas malaki yung horsepower pero mas maliit yung no, FLC compared sa single phase. Yan. Okay? Yan. So, we'll continue this tomorrow. No? Tomorrow may session ulit tayo. Calculations, no? 30.4. Ano sir, 208 volts yung gamitin mo. 208 volts. Three phase 208 volts. Dahil dito yung table ko. Yan, 208 volts square cage, 16.7. Yan. Yung ano yun? 30.4. Tingin ko 30.4. Sabi yung 13.4. Kaya tadi. Ito, baka 200, no? Ayan. Okay. 115. Ah, meron? Oo nga, 115. Hindi na kasi iniisip palagi yung 115 na ano, na tawag doon na system. Kasi wala naman tayong motor sa Pilipinas na 115. Kasi yung system natin 200. 200/120 at ano 230. Okay? So we'll continue this tomorrow. May tapos tomorrow may dwelling unit din tayo. Then we'll proceed to chapter 3, no? Which is all about ano wiring methods, no? Papag-usapan naman natin yung mga types of conduit. Okay? So I believe that will be all for this evening, no? So thank you for your active participation. So makikita ulit tayo next tomorrow. Okay? So have a good sleep ahead.